Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagungdong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang nakauna sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang Salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat na sumusubaybay sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ang maririnig po natin sa Ebanghelyo ngayon ay ang kwento ng babaeng balo na nagkaloob ng kanyang handog sa templo. Ito po ang kwentong ito'y paalaala ni Jesus sa mga eskriba at mga pariseyo na naglilibot para mapansin ang kanilang kabanalan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mahahabang damit. Sinasabing ang mga eskriba at mga pariseyo ay umuupo sa mga upuan ng mga VIP para sila'y lalong mapansin at mapahalagahan. Inaapi nila ang mga balo at naglilitaniya sila ng napakahahabang mga panalangin. Ito ang napansin ni Jesus at sa pamamagitan ng mga ugali at gawin ng mga eskriba at pariseyo, pinalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Dito, nagmasid siya sa may templo. At nakita niya nang nagbibigay ng ang mayayaman kumpara sa pagbibigay ng mahirap na balo. At sinabi niya, mas maganda at makatanggap-tanggap ang ibinigay na 2 kusing, 2 pera ng babaeng balo dahil ito ay mula sa kanyang puso. Ito'y nasa diwa ng pagkasakripisyo. Ito ay totoo at tapat na pagbibigay. Ito'y nasa diwa ng pag-ibig. Hindi katulad ng isang mayaman nang ibinibigay niya'y labis lamang sa kanya. Ito ang pangaral ni Jesus. Mas mainam pa ang nagbigay mula sa puso at may pagmamahal kaysa nagbibigay sa kanilang kalabisan na yaman. Ito ay mararanasan natin sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa at buhay. Halimbawa na lang, kapag tayo'y nagmamaneho, kapag tayo'y naglalakad sa daan, may lalapaglabas natin sa mga food chain. Sa Jollibee, halimbawa na lang, may lumapit na isang pulubi na namamalimos.
mag-ina, hawak-hawak ang bata, at humihingi ng pera o pagkain, ano ang madalas nating sinasagot? Pasensya ka. Wala akong barya. Wala akong barya dito. Para kay Jesus, ayaw niya ang ganitong ugali. Ayaw niya ang ganitong pakikitungo sa kapwa. Dahil ang ibinibigay lang natin ay ang labis sa ating sarili. Minsan nga yung aking kaibigan ay nagsabi na tinanong niya ang kanyang anak, ito ay maayos at may kayang pamilya. Anak, 6 years old, daughter, anong gusto mo sa birthday mo? At ang sagot niya, gusto ko po ng mais. Mais lang, sapat na. Ibig sabihin, napakasimple ng kailangan at ang simple ng kahilingan. Ganito rin ang istorya sa ating ebanghelyo ngayon, kung kaya nga pinapahalagahan ni Jesus ang nagbibigay kahit katiting, kahit maliit, na ito ay mula sa puso, may diwa ng sakripisyo, may diwa ng pag-ibig, at ito ay mahalaga at napakalaki sa paningin ng Diyos. Kung tayo magbibigay, wag lang yung labis, wag lang yung barya. Kung tayo magbibigay, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, ito dapat ay sa diwa ng pag-ibig at mula sa puso. Amen. Baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. Quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.